ba sa mga nawalan ng hanap buhay, mahal sa buhay, o nawawala na ng pag-asa sa buhay? Huwag mag-alala sapagkat may mabuting balita para sa iyo sa araw na ito. Samahan niyo muna akong mag-almusal, mag-alay, magmuli at magdasal. Magandang araw mga kapatid, Sherry Mallorca po ang inyong acronym lady. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Magdalena, ang tinaguriang Apostles of the Apostles, sapagkat sa kanya unang nagpakita si Jesus at siya ay napag-utusan ni Jesus na sabihin ang mabuting balita sa kanyang mga alagad. Ano nga ba ang kahalagahan ni Santa Magdalena o Mary Magdalene sa ating pananampalatayang Kristiyano? Si Mary Magdalene ay sumisimbolo sa taong makasalanan. Hindi nga ba't sinabi ni Jesus na kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang bumato sa kanya? Subalit alam ng mga tao na sila din mismo ay nagkakasala. Tayo ang makabagong Magdalena sa panahong ito. Lahat tayo ay makasalanan. Subalit lahat man tayo ay hinusgahan ng ating kapwa, si Jesus ay nakahandang tumanggap sa atin kahit ano pa. Gaano pa kasama ang ating mga nagawang kasalanan. At dahil dyan, si Magdalena ay talaga namang nawala ng pag-asa nung una, subalit dahil sa pagtanggap sa kanya ni Jesus, siya ay nagkaroon ng bagong buhay at hindi niya iniwan si Jesus, maging ito ay nasa loob na ng kanyang libingan. At nung mawala ang bangkay ni Jesus, lubos ang pananangis at pagdadalamhati ni Magdalena na lahat ay kaya niyang gawin upang maibalik lamang ang bangkay ni Jesus. Kaya naman, hindi niya ito inalintana at hindi niya na kaagad nakilala na si Jesus na pala ang kanyang kausap. At bilang makabagong Magdalena sa panahon natin ngayon, inuutusan tayo ni Jesus na magdala ng mabuting balita sa ating kapwa. Tayo man ay namatayan, nawala ng hanap buhay, nawala ng mahal sa buhay, tayo ay buhay na buhay. May pag-asa pa mga kapatid. At nawa ay maging halimbawa natin si Maria Magdalena na huwag mawala ng pag-asa, sa halip ay magbigay ng saya sa bawat isa. Hindi pa huli ang lahat. Habang tayo ay buhay, may pag-asa pa ang ating buhay. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng pagpanaw ng aming mahal sa buhay. Kami ay buhay na buhay at hindi pa tapos ang aming misyon. Tulungan po kami na magbigay ng magandang halimbawa at inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen.